Welcome back sa aking YouTube channel. So in today's video naman po, ang i-share ko naman po sa inyo is about po sa mga dapat gawin bago po tayo magpa COVID-19 vaccine or magpabakuna. Since nga talagang kailangan na talaga at required na talaga na magpa vaccine, no? So ako kasi ngayong Thursday na ako schedule ng bakuna. So ito yung gusto ko lang din i-share, yung mga dapat gawin before tayo magpa-vaccine, kasi hindi basta-basta guys, lalo't alam naman natin ang sitwasyon ngayon. So sabi naman din, 'di ba, kung nanonood kayo ng balita, it's a normal daw to have side effects or allergy side effect. So kailangan is nilalagay nyo lahat, 'di ba, bago naman lahat naman tayo is dumaan sa online screening, doon tayo nagpa-register. So lahat naman doon is tinanong yung mga medical history, yung mga sakit, kung nagkaroon ba kayo ng allergy, meron kayong allergy. So kung binasa nyo talaga yun, nilagay nyo yung totoo doon. Kung kami, nilagay pa rin namin doon is acidic kami or may GERD. So para lang ma-prevent, para lang may idea sila na meron kaming ganon, na may ano kami sa sikmula, di ba? So dapat nilagay nyo rin yun kung magpapabaksin kayo. So dapat honest lahat ng ilalagay nyo na medical background or nangyari sa inyo. And then kung nagkaroon kayo ng COVID-19 contact, ganyan, tulad ko dati, pero matagal na rin naman yun sa akin is since April pa. So kung kayo, meron kayo nakasalamuhan na COVID, nagkaroon ng COVID 2 weeks ago, so better to ask kung pwede. Kasi alam ko, may doon din kasi sa pinilapan ko sa screening, doon sa online, is meron siyang tinanong kung nagka-COVID ka ba. Since ako nga nag-positive ako sa COVID, is nilagay ko yung petsa. And then meron naman akong proof na na-diagnose ako na nagkaroon ako ng COVID April. And then meron din akong certification na nag-quarantine ako. So, and then, ayun, kung manginginom kayo, so, bago kayo magpa-vaccine, may 2 weeks na hindi kayo iinom ng alak. So, tiis muna ha. Bawal muna mag-inom. 2 weeks. And then, after nyo mabakunahan, is meron kayong 2 months or 42 days na hindi pa pwedeng uminom ng alak. So, mga matagal-tagal pa bago makatikim ng alak, no? So, ayun, kasi tendency daw pagka umiinom ka ng alak, imbis na lumakas na, palakas na ng vaccine ang katawan mo or ang immune system mo, is lalo siyang babagsak, bababa siya. So, parang mababaliwala yung vaccine dahil ininuman mo ng alak. Yun yung ano. So, ito na yung mga dapat talaga bago tayo pumunta sa vaccination center. So, kailangan bago ka pumunta doon is unang-una is nakaligo, charot. De, pinakauna is breakfast. Yan, importante yan. Lalo ang schedule na binigay sa akin is 8 a.m. to 10 a.m. So kailangan talaga is busog ka pag pumunta ka doon. Yung tama ang kain lang, pero pakiramdam mo sapat na yon na medyo tatagal ng ilang oras or 1 hour ganun. And then, dahil nga mainit, hindi natin sure kung lalo't dikit-dikit ang mga tao doon. So, ilagay nyo na to sa inyong mga lagayan, no? Sa mga kit nyo. Ito, magdala kayo ng ganito. Yan. Mga advice ko na magdala kayo ng ganito or ng pamaypay. Kasi tulad ko na parang pag naiinit ako sa pila, yung mga ganyan, ako, na-attack ako ng anxiety ko. Totoo talaga, until now, simula nung na-food poison ako, parang bumalik yung anxiety ko, na parang pag iniisip kong lalabas ako, parang sumasakit na yung sigmura ko, tapos parang nag-iiba talaga, yung parang feeling ko, nag-a-advance na yung utak ko na baka mangyari uli yung nangyari before, na hinimatay ako. So, ako lang ba yung ganun? Yung natatakot na lumabas. So, ganun, ewan ko. Pero yun, still nilalabanan ko pa rin yun, guys. So, ayan, humaba na naman tayo, no?
So, magdala po kayo ng ganito or pamaypay, mas okay yun. And then, ayun nga, dahil alam naman natin na meron tayong anxiety and panic attack. So, magdala po kayo ng mga, ma-advise ko na magdala kayo ng mga ganito. Ayan yung katin ko. Ayan. At saka, or ganito, yung Bix. Ayan. And then, itong calming oil yan. Pinakita ko na rin to sa last video ko na, ayan, ito yung mga, huwag nyong kakalimutang dalhin. Kahit kahit ano dito guys, pero mas okay kung makakapagdala kayo ng mga ganito, no? Ayan. Ayan. So, itong mga to yung mga advice ko sa inyo na pinakauna nyong dadalhin. So, ayun na. Bago tayo kumain ka ng breakfast, may dala ka na ng mga ganon, yung mga panlaban sa panic attack at saka anxiety. So, huwag nyo kakalimutan yung magbaon ng tubig. Ayan, importante yan. Importante din. And yung, lalo na sa mga may maintenance medication. So, much better kung isigil nyo naman is pang umaga, lalo na yung may mga maintenance sa high blood, sa sugar, sa... ano pa ba? Yung may mga maintenance na iniinom sa umaga. So, before kayo pumunta sa vaccination center, much better kung iinom na kayo ng mga medication nyo. So, pero kung yung mga iba naman na, kunyari, bukod yung mga gamot nyo sa umaga, tapos may iinomin kayo ng mga 10 a.m., tapos alam nyo nandun kayo, so, pwede naman magdala na lang din kayo ng gamot in case lang, diba? Kasi hindi naman may iwasan na pag nakapila ka talaga, lalo na sa mga tulad natin, doon na tayo nakakaramdam ng nervyos, tsaka pa, nervyos, panic attack, yung mga ganun, diba? Yung parang syempre, iniisip mo crowded yung lugar, tapos diba parang feeling mo hindi ka makahinga. Yung magka nasa suffocate ka, lalo na kamask ka pa, tsaka patient. So, yun, mga advice ko yun na magdala na lang din kayo nung mga pinakita ko sa inyo. Ano pa? Ayun, dapat before, ayun, nung kinagabihan, bago yung kinabukasan na vaccine day mo, is kailangan, is may sapat kang tulog. Kasi bawal ang puyat. Diba? Bawal. So, bawal ang puyat. Then, ayun, kung pakaramdam mo, may lagnat ka ngayon, tapos, or sa may mga hika, yung sa hika is, kung hindi ka susumpungin on that day, or dun mismo sa may oras na yon, so okay lang kahit may hika ka kasi nasa screening naman nila yon. Basta pagka magdala ka na lang din ng ano ba yon, yung ninaganon yung gamot para pag sa hika, so para maagapan, hindi lumala. Tapos yung pag nagda-diarrhea ka, hindi rin yata pwede kasi yun nga, makabawal kasi yun eh. Ito yung mga pwede nyong gawin. Ito yung mga dapat suotin. So, ako siguro baka ganito na lang siguro susuotin ko. Ayoko na yung mga ganun-ganun. Kasi hindi ako sanay. Yung mga ganun. Kasi itataas mo pa. Eh, paano ko naka-long sleeve ka, diba? So, sa mga ano, kung gusto nyo, mag-t-shirt na lang kayo na hindi fitted. Yun. And then, bawal po uminom ng kape. At saka yung paninigarilyo. Bawal po yun pagka magpapa-vaccine. And then, yun, lagi ko naihi kayo guys, pwede kayo madalas umihi para lang kasi nakakataas daw kasi ng BP yun. Pagka punong-puno yung pantog mo. Kasi syempre parang nag-iisip ka na, ihi ka na ang tagal. Parang kumbaga parang napipressure ka. Ayan, tumataas yung blood pressure kasi sa pressure. Higit siya ba ako? And then, ayun na nga, nasabi ko na yung sa pagkain. Tapos pagka in case na naramdaman mo yung parang nahihirapan ka huminga, tapos ayun nga yung umaatake na yung nervous mo tsaka, or yung panic attack mo, so ang gagawin mo is yung tinatawag nila na, sinabi ng asawa ko tulog kasi, yung breathing exercise, yung gano'n, yung parang yung pag inhale mo is galing sa ilong, tapos ang exhale is galing sa bibig. Huwag nyo pagsasabayin kasi hindi maganda talaga sa pakaramdam yun. Yun yun. Pati naman si Dr. Willong, yun din naman yung sinabi. And then, yun, tapos less talking kasi para hindi masyadong mapagod yung katawan mo. Kasi di ba pag nakikipagtsikahan ka, napapagod ka din.
So, yun, kung may kumare kayo, may mga tropa kayo sa pilahan, so, huwag muna kayo makipagchikahan masyado, no? Kasi mapapagod yung katawan nyo. Ayun, mahihirapan kayong huminga. Yung gano'ng kakapusin kayo, kakadaldal. So, advice ko is makinig na lang kayo ng music. Kasi alam ko naman, hindi tinatawag naman siya. Pero huwag nyo naman masyadong lakasan yung music. Yung tipong maririnig nyo pa rin yung pag nagtawag ng pangalan nyo, maririnig nyo pa rin yung gano'ng. Tapos manood kayo ng movie. Ayan, magdala kayo ng ano. Para lang malibang yung isip nyo. Hindi nyo maramdaman yung atake ng panic attack at saka anxiety. Totoo yan. Kasi ako dati, lagi ako pag nalabas ako, lagi ako naka-headset ngayon lang kasi nabura na lahat ng music dito sa cellphone ko. So, ayun. Kaya siguro pag nalabas ako, nakakaramdam ako ng anxiety. Siguro, kailangan ko na siguro ibalik yun, yung ganung routine para hindi ko maramdaman yung naboboring ako sa pila, ganun. Tapos guys, pagtuturo ka na kayo, huwag nyong titigasan yung braso nyo kasi syempre karayom yung itutusok sa inyo. Baka may tendency na parang mabigla ka, maganon mo yung braso mo, mababali yung karayom. So kung takot ka naman sa karayom, pero kailangan kasi i-check mo talaga yung ano, kung naturok ba ng maayos yung dose. Kasi di ba may mga pinupost sa Facebook na pagkaturok natatanggal yung pinaka syringe, yung pinaka tube dun sa pinaka nakakarayom, di ba tumatalsik ng ganun, natatanggal, di hindi mo malalaman kung talagang naiturok sa'yo. Tapos meron pang tendency na hindi naman itinurok yung gamot, yung dose, na itusok lang, natusukan ka lang, pero hindi tinurok yung pinaka dose. So yun. Tapos yung pangatlo is yun nga, na itulpo to. Chismosa kasi ako, may ligaw manood ng tulpo guys. So, yung pangatlong case is mali yung sa mga second dose, kung na kayo, it's better to check yung ituturok sa inyo. Kasi yun nga yun, sa tulpo na ituturok sa kanya is yung pang one dose lang, yung Johnson & Johnson ba? Tama ba? Yun. Eh, ang una niyang dose is Sinovac ata. Tapos yung pangalawa is nagkamali. So, diba parang mali niyo yun, tapos parang sorry na lang. Eh, paano kung magkaroon ng side effect sa katawan mo? Kasi si girl, yun na panood ko sa tulpo, is meron na siyang mga nararamdaman na kakaiba sa katawan niya simula nung naturukan siya ng maling dose, yung maling second dose. So, yun, it's better to check yung ano. Tapos meron pa akong napanood is mali yung gamit na yung naiturok sa kanya. So, wala nang laman yung syringe, tinurok sa kanya. Tapos nagamit pala yun sa unang tinurukan bago siya. So, 'di ba? So, talaga kailangan i-check nyo guys yung ano, magtuturok sa inyo. Tapos wag muna sila makipagtsikahan yung ganun. So, kailangan kahit takot kayo sa karayom is babantayan nyo yung magtuturok sa inyo. Che-check nyo kung may laman ba yung ituturok niya sa inyo, kasi baka mamaya is nagamit na pala yun. Paano kung may HIV pala yung naturukan? O kaya may mas malalang sakit yung unang nabakunahan tapos nagamit sa iyo yung karayom na ginamit sa kanya, 'di ba? So be responsible guys pag nagpa-vaccine tayo. Ano ba yung pwedeng mong gawin after mo magpa-vaccine? Nagising na yung anak ko. Nanonood lang sa akin. So sabi naman sa pag-aaral is normal lang daw yung mga side effects na makakaramdam ka ng lagnat or yung sinat, ganun, yung chills, yan, yung kumbaga sa ano, trangkaso. So recommended naman na uminom ng gamot pagka nakaramdam ng mga ganun. So advisable din nila na much better kung umabsent muna sa trabaho pagka magpapa-vaccine, kasi one day daw talaga ang process ng side effect ng vaccine. Minsan 1 to 2 days. So, pwede naman yun is, alam ko, valid daw yun. Sabi naman din sa pag-aaral, is valid naman daw excuse muna sa work pagka nagpa-vaccine. Kasi nga hindi daw natin alam kung malalaba yung side effect na pwede maranasan ng isang tao dahil sa vaccine. Kasi iba-iba daw po yung pwedeng maging side effect sa katawan. 'Di ba? Marami nga ako napapanood sa TikTok na kapag pa-vaccine sila, nilalagnat talaga sila, masakit yung ulo nila. Ayun, kasama nga 'yon, yung masakit yung laman-laman, muscle pain and headache. 'Yan. So, maging prepare, mas much better maging prepare tayo sa pwedeng maging
side effect sa atin. Pero kung pakiramdam nyo, sobrang lala na ng side effect, yung parang hindi na normal yung sakit na nararamdaman mo, okay lang na mapacheck tayo sa doctor kasi baka sobrang ano naman nung side effect sa atin, hindi na maganda. So, kung kayang tiisin, okay lang yun, normal lang yun. Pero pag malala na talaga yung side effect at hindi mo na kaya, magpa-check up. So, yun lang naman yung mga advice ko, guys. So, wag na wag nyong kakalimutan yung mga baong pagkain. Importante yan kasi baka mamaya matagal tayo sa pila, mahirap na. So, yun. Pero sana po ay nakatulong itong video ko kasi ang dami nagtatanong sa akin kung nakapagpa-vaccine na ba ako. So, abangan nyo sa Webes, no? Sa Webes na po yung aking vaccination day. So, good luck. Good luck to us. So, sa mga nakapagpa-vaccine na, congratulations po sa inyo. Congratulations. So, yun lang and thank you for watching.